araw nga, nandito ako sa Spain sa Ibiza. Gumising nga pala ako ng maaga para makakain dito sa buffet. Para hindi na ako kakain sa labas o diba, tipid? Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Roxy. Isa po akong nagtatrabaho sa cruise ship before, pero ngayon nagtatravel na lang. Hindi ko nga inaakala na magagawa ko yun. Tara, samahan niyo po akong i-explore ang Ibiza. Napakaganda ng panahon ngayon, summer pa kasi dito sa Europe. Ako nga po pala ay nagku-cruise. It's a 9-days cruise. Araw-araw, iba't ibang bansa at iba't ibang lugar ang makikita ko, kaya samahan niyo ako. Sa labas nga pala ng terminal, may free shuttle. Siyempre, libre. Kaya maganda. Itong shuttle na to, dadalin ka nila sa Old Town. Itong shuttle na to, para sa mga crew at sa mga guests. Kailangan mo lang ipakita yung card at sa mga crew naman yung ID nila para makasakay sa free shuttle. At ayan na, nakarating na kami dito sa Old Town. Maglalakad-lakad lang ako. Plano ko nga palang pumunta sa beach ngayon. Kaya lang di ko alam kung malapit lang ba dito, kung kailangan pa ba akong sumakay uli. Pero kung kailangan pa, baka dito na lang ako sa Old Town maglakad-lakad. Ayan nga pala yung cruise ship kung saan ako nagku-cruise. Napakaganda niyan sa loob. At naabutan ko nga pala itong Crystal Cruise Ship, kung paano silang mag-dock. Nakaka-amaze lang kasi silang panoorin. Nakapagtrabaho nga rin po pala ako sa yate. Kaya naman ang puso ko talagang attached sa dagat. Kaya feeling ko, serena ako. Charot. Nandito na nga tayo sa Old Town. Bago nga pala ako umakyat, napag-isip-isip ko muna na lakarin muna itong baba. Marami kasi akong shop na nakita na pwede kang mag-shopping para namang may pera. Ang Ibiza nga pala ay napakakilala dahil sa nightlife nito. At dahil hindi nga tayo aabot hanggang gabi, kaya hindi natin makikita yung mga party nila. Sobrang daming shop dito. Talaga nga naman mag-i-enjoy ka sa pag-shopping, kaya lang medyo mahal. Ito nga palang suot kong summer hat. Kakabili ko lang yan. Napagastos na naman ako. Nagustuhan ko kasi siya, kaya no choice. Sabi ko na lang deserve ko to, charot. Hindi naman masamang bumili pa minsan-minsan, basta afford mo naman. O sinabi ko lang afford ah, huwag niyo po akong utangan. At mabalik na nga tayo sa aking pamamasyal. Marami ditong mga restaurant na matitikman mo talaga yung specialty nila. At dahil nga wala na akong pang shopping, nag-decide na akong umakyat dito sa Old Town. Napakadami mo talagang makikita dito. Kaya lang dahil nga sa cruise ship ako, limited lang yung oras ko. Talaga nga namang summer na, ang init-init at talagang pawis na pawis ako. Pero okay lang, sobrang ganda naman talaga ng lugar na ito, kaya worth it naman lahat ng pawis. Unlimited water naman sa cruise ship, kaya okay lang. Maliligo na lang ako ng bonggang-bongga mamaya. At ayun na nga, nakita nyo na. Nadaan nga din pala ako kanina sa Zara at napabili na naman. Napakasimple lang nitong lugar na to, pero napaka-charm niya para sa akin. At napakalinis. Medyo napapagod na akong maglakad-lakad, kaya break time muna. Nahanap ko nga pala tong lilim na to at na-enjoy ako sa mga bulaklak. Nag-decide na nga din akong maglakad pabalik. Konti na lang din kasi yung time ko, kaya gusto kong sulitin pa. Nakita ko nga tong kotseng to. Ang weird lang. Ito nga pala yung entrance na pinasukan ko kanina. Na-amaze lang ako. Kasi ang tanda-tanda na talaga ng itsura nito. Mas matanda pa nga yata ito sa mga Marites na kapitbahay namin. Pagbaba ko nga, nadaan ako dito sa palengke. Maliit lang yung palengke nila, kaya konti lang yung mga nagtitinda. O kaya baka kasi hapon na. At dahil nga sobrang init, napabila ako ng ice cream. Ito yung paborito ko, ang tawag dito, stracciatella. At dahil wala na nga akong oras, bumalik na ako at sumakay na sa shuttle uli.
At dito nga pala sa cruise ship, may pa-welcome talaga sila pagbalik mo. Naghanda pa nga talaga sila ng red carpet. Feeling ko tuloy haba ng hair ko. Charot. Si Kuya Joboy nga pala ang DJ. Pilipino yan. At pagbalik ko nga, naligo agad ako ng bonggang-bongga. At ngayon, dinner time na. Siyempre, hindi ko naman palalampasin ang buffet ulit. Charot. Ito yung mga pagkain kinuha ko sa buffet. Maraming choices, pero ito lang kasi yung gustong kainin ngayon. Naglalayag na nga pala kami. Papunta kami sa susunod na port. Darating kami dun bukas. After ko nga mag-dinner, naglakad-lakad lang ako ng konti. Tapos pumalik na ako sa kabina. Dito nga pala ako sa cabin ng ate ko. Ang ate ko nga pala ay nagtatrabaho sa barko. Dahil nasa Europe siya, madali ko siyang mapupuntahan, kaya nag-decide na din akong mag-cruise. Ito yung bintana sa kanyang cabin, ang tawag dito, porthole. Ayun lang, matutulog na ako. See you again!